overspending. Nagtakataka lang ako dito sa ating COMELEC na bakit bukod tanging pinili ang ating gobernador ng lalawigan ng Laguna. Siya sa lahat, sa dami-dami na nag-overspending, bakit siya ang pinili na napababain bilang gobernador? Kitang-kita na natin na siya ay alos pinagkaisahan. Yung chairman ng COMELEC, ginagala ko yan. Nirespeto ko, napagaling na abogado. Kandidato po, siya po ay, ang experience niya, siya ay naging abogado ng iba't ibang kandidato. Alam niya lahat ang kalagayan ng mga kandidato, lahat halos yan ay nag-overspending. Bakit bukod tangi lang ang gobernador ng lalawigan ng Laguna ang bukod tanging sinampling nila? Bakit? Sa mga salita po, sinasabi ko kay ER sa ating gobernador, ganyan lang ang buhay. Ngunit hindi papatalo ang boses ng bayan sa anumang masamang desisyon. Na-experience ako yan na ako'y mayor ng bayan ng San Juan. Ako po'y sa pilitang pinababa rin. Bumaba po ako, ngunit bumalik ako na hindi na nila kumalis. Nung ako'y pinabababa bilang mayor ng San Juan, sinabi ko, wala akong utang loob, kanino mong pangulo ang aking pagpuesto bilang mayor ng San Juan. Ang utang na loob ko ay sa mamamayan ng San Juan. Sila lang ang pwede mag-alis sa akin, walang iba. Ngunit sa kabila niyan, alang-alang sa kapayapaan, magkakamatayan, lahat, marami namang nakahandang magpakamatay para sa akin. Ako'y kusang buwaba. Alang-alang sa kapayapaan at katahimikan. Ngunit, sabi ko sa kanila, magantay kayo sa pagbabalik ng lawin. Kaya po naman, pagkatapos lamang nang wala pang 2 taon, yung lawin po ay bumalik. At hindi na po nila natanggal. 17 taon ako naging mayor ng bayan ng San Juan. Ay ngayon, lusod na ng San Juan. Pagkatapos po niyan, naging senador ako, naging vice presidente, naging pangulo. Pagkatapos, ayun, sa pilitan, ang wala sa batas, tinanggal din po ako. Nagkaisa-isa po yung mga burgis, yung mga elitista, kung sino-sino. Ako po ay kusang bumaba. Alang-alang po ayokong dumanak ang dugo. At alam ko yung mga mahihirap, ang maraming mamatay, sapagkat yung mga burgis, yung mga mayaman, hindi lulusob yun, hindi susugot. Takot mamatay yun dahil sa mayayaman yun. Kaya ako'y kusang bumaba. Lahat, nilitis ako, lahat ng marumi, binato sa mukha ko. Ngunit, sa 6 na taon na ako'y binibistahan sa Sandigan Bayan, wala po silang napatunayan na kahit na isang kusing na nagnakaw si Erap sa Kabanan ng Luzon. Kaya po naman nagpapatunay niyan. Hinimay-himay lahat yung kontratang pinirmahan ko nung ako'y Pangulo. Hinimay-himay nila. Nagtayo ng task force para makita kung anong hanapan ako ng butas. Wala po silang makita kahit na isang pahina na kontrata na may anomalya o may halong paglalakaw sa ating kabanang ating bansa. Sa mga salita po, wala po silang nakita. Hanggang ako ay nakalaya. Nung paglaya ko, nakita nyo. Yun po mga kasama na nagsabwatan sa pag-alis ni Erap bilang Pangulo. Kitang-kita nyo naman ang ating dating mahal na Pangulong Cory Aquino. Sa publiko ay humingi sa akin ng tawad. Yung Arsobispo Tobias, humingi rin ng tawad sa akin. Ano po sabi ni Pangulo Cory Aquino?
Patawarin mo na ako. Magkamali ako doon sa ELSA 2. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Yun po ang sinabi ng ating mahal na Pangulong Cory Aquino. Ganon din si Bishop Tobias. Doon po sa St. Peter Church. Ang dami-daming tao. Katabi ko pa ho si Gilang Susan Roses in behalf of the Catholic Church. We apologize to you for what we have done. I hope that someday you'll come to terms with us, bishop and priest. O, naintindihan niya, English ho yan. Sa mga salita po, humihi po ng tawad sila. Pero ako po yung nagsakripisyo. 6 na taon at 6 na buwan ako sa kulungan. Pero ganun po man, sabi ko, hindi ako, no ako hinihinga ng pardon, sabi ko, hindi ako hinihinga ng pardon kung mayroong mga kondisyon. Kaya po, ako'y nakalaya, binigyan ng walang kondisyon anuman. Sa mga salita po, ganyan lang po ang buhay. At kung talagang tayo mahal ng Diyos at mahal tayo ng taong bayan, wala tayong dapat ikatakot. Kaya ako po eh, may kasabihan sa English na in human life, failure is inevitable. But giving up is unforgivable. Kaya hindi tayo gi-give up. Lalaban at lalaban pa tayo. Kaya yan po mga minamahal kong kababayan dito sa Talawigan ng Laguna. Yung dugong ehersito po ay malinis po ang pangalan. Yan po pinagkakaingatan namin sapagkat ang aking ama na tubong pinanganak dito sa Lalawigan ng Laguna, ang aking lolo dito rin sa Laguna, yan sa pagsangan, yan po ang kabilin-bilinan sa amin. Pangalagaan nyo ang apelidong ehersito. Yan lamang ang hiniling namin sa iyo, sa inyo, at wala na kaming ibang kailangan sa inyo. Kung hindi pangalagaan ang pangalan, ang apelidong ehersito, at siyan po naman ay ginagawa namin ang isang mga kaya. Kaya po, anong maibibintang nila sa sino mong ehersito na nagnakaw? Wala po silang mao. 17 taon ako mayor na San Juan, 6 na taon na senador, 6 na taon na vice presidente, 2 taon bilang pangulo, wala po silang mapakita na kahit na isang kusing nagnakaw sa Erap, sa kaban ng ating bansa. Kaya po ako'y malakas ang loob kong humarap sa inyo na ang aking pamangkin, siya, ganun din. Nakita ko rin ang sipag at tiyaga niya bilang gobernador ng Lalawigan. At yan po ang bahagi ng talumpati ni Manila Mayor Joseph Estrada. Siya po ay bumisita at nagpakita ng suporta sa kanyang pamangkin na si dating Laguna o disqualified Laguna Governor ER Ejercito sa Kapitolyo sa Santa Rosa, Laguna ngayong umaga. Si Mayor Estrada po ay dumalaw doon para magpakita ng kanyang suporta sa kanyang pamangkin. At dahil nga sa pagbisita ng Estrada ay dumagsa sa Kapitolyo ang mga taga-suporta ni ER sa Kapitolyo. Sinabi po ni Mayor Estrada na ikinalulungkot niya ang nangyari sa Laguna. Napakabilis daw ng hakbang ng COMELEC para pababain si ER Ejercito dahil sa overspending. Kinwestiyon niya po itong hakbang na ito ng COMELEC kung bakit ay bukod tanging pinili ang Laguna Governor para pababain sa pwesto. Gayong marami naman daw ang lumabag dito sa probisyon na ito na overspending at kitang-kitang pinagkaisahan daw sa pagkakataong ito si ER Ejercito. Siya lang daw ang hindi raw po papatalo ang taong bayan sa anumang maling desisyon. At yan po ang maiinit na balita sa oras na ito. Tutok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Maris Umali. Magandang umaga po.